kulay, iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali, mga repa, peeps, tropa, lahat ng nakosa, pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation, start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi, lahat na sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Hello mga Discovery Nighty! Samahan kayo sa Gedli, kayo nanonood ngayon sa mapagpalang Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang chillax na kwentuhan. Masaya at kapupulutan pa ng mga aral. Ito ang Discovery Night. Nakabuo na naman tayo ng napakasayang season dito sa Discovery Night. Kaya naman para sa gabing ito, isang engranding bisita ang inimbitahan naman namin para makakwentuhan. Kaya huwag kayong bibitaw sa amin, mga Rema, mga Repa. Pero bago natin simulan ang napaka-espesyal na usapan kasama ang ating bisita, eto muna tayo. Magpalitan muna tayo ng mga idea and you can comment below, no? Dito sa ating is commentary. Ngayong panahon na napakadali na na magkalap ng mga information through social media, napakabilis din kumalat ng mga balita. Pwedeng totoong balita, pwedeng fake na balita. But everything is accessible in just one click. Kaya mas nagiging aware tayo sa ating kapaligiran. Yun nga lang, kung minsan, hindi natin maiwasan na ito'y magdulot ng problema sa pagiging masyadong sensitibo sa mga issue sa kapaligiran. Kaya naman para sa is-commentary natin, pag-uusapan natin ang hypersensitivity on social media. Ano nga ba ang hypersensitivity on social media? This refers to one's tendency, no, to hurt or be offended easily by things they read online. Ito yung mga madaling maapektuhan sa mga issue na wala namang kinalaman sa kanila. Ano, mema? Mema sabi lang. Oops! Tabi-tabi po, ha? Pero ito naman discussion lang, no? Pasintabi na lang dyan sa mga guilty sa Gedli. But I think dapat natin mapag-usapan to. Kasi kadalasan, ang hypersensitivity sa social media, sila yung nagiging keyboard warriors na kahit walang kinalaman sa mga lumalabas, ay galit sila sa isa't isa at nag-aaway-away pa kahit hindi sila sangkot sa mga taong yao. Headlines pa lang ang nababasa. May big reaction na kaagad. May kompletong paliwanag pala. Kaso hindi naman click yung buong content o nabasa lang ang headline. No? So, na-open kagad tayo sa mga issue na minsan talaga sa totoo, wala naman talagang kinalaman sa atin. Pero kung makapaglabayan tayo o makapag-away tayo, wagas. Minsan nagkakasagutan na kayo magkakaibigan, magkakapitbahay. No? Para bang minsan wala nang space for explanation or to look into it further. Kaya mga Rema, mga Repa, para sa akin, no, wala namang hindi mariresolba, no, sa pag-uusap. Hindi yan makukuha sa sigawan lang sa online. Laliman natin ang pangunawa. Total, one click away lang naman ang pagre-research. Kaya madalas ko sinasabi, remember yung sabi ko, i-GMG mo. Oh, i-Google mo ganda. Oh, yeah. Pag ginoogle mo, at least, marirealize mo na baka naman kasi fake news. Or there is a reason behind why they are putting all those titles. Or what we call in digital world, clickbait. No? Kaya minsan namamali kagad tayo ng impresyon. Pero dala ng bugso ng damdamin, napapa-comment kagad tayo. And it turned out, napapaaway tayo sa mga hindi naman talaga natin dapat makaaway. Kaya mga Repa, mga Rema, ano masasabi ninyo? Kung kayo ba agad-agad na naniniwala, o nagre-research din ba kayo? O bigla na lang kayo nagiging bismo? Nako, wag po. Meron kaming practice sa kalsada
kung wala ka rin naman masasabing mabuti sa isang tao, manahimik ka na lamang. Kasi yun ang pinaka-safe sa lahat. Wala ka na offend, wala ka na tapakan, wala ka na saktan. Yun naman ang take ko dyan. Kayo, ano ang take ninyo dyan sa mga nangyayari sa atin? Kung kayo merong comments, please share it with us. At bilang napakainit na rin naman ang usapan, heto na, ilalabas ko na ang pambato natin sa masayang kwentuhan ngayong gabi, ang special natin bisita, mga Discovery Nighties. I'm honored and humbled na maging guest natin siya ngayon. Isa rin siyang icon sa pelikula at telebisyon sa industriya ng ating bansa. In fact, multi-awarded. Madalas na gayahin sa Dutch Entertainment nung araw. Oo, kasi sa Dutch Entertainment nung araw, may segment na Dutch Acting. Pag lumalabas yung mga pelikula niya, like, huwag mo kumateri-teri, ha? O, yan, ginagaya na po namin yon nung kay Kuya Jerms. Kaya, misan, nagkakasampalan pa kami sa Dutch. Kasi talagang mararamdaman mo yung totoo. No? Binibigay niya ng buong buo, particular character, na ginagampanan niyang particular na character. Kaya talagang isa sa mga respetado, multi-awarded, ang ating tinutukoy, mga Repa. Ang Taray Queen at nag-iisa, totoo naman ito, maraming star, pero siya ang Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Sobra! Ang mga intro ko! Thank you, ma'am. Oh, thank you. Thank you, Dem. Naisip mo ako. Welcome to Discovery Night. Bongga! Anyway, ma'am, how are you? I'm fine. May mga trabaho, maraming ginagawa, pero okay. Oh, yung ganda ng ginagawa niyo lately, ha? Yung nag-ano kayo, nagba-vlog na rin kayo. So, you have an outlet to showcase the different Maria. Oo. Nakikita ko pati may mga anak pa kayo na nasasama niyo doon sa... Nasasama ko sila. Wala, hindi nila gusto, pero wala sila magawa dahil pag duminat na yung mata ko ganyan. Wala silang choice. Question, katulad niyan, no, yung topic ng is commentary. You know, people tend to jump into the gun, no? Mm-hmm. Parang pag may nakita kagad silang title, nagre-react kagad. Kayo, experience niyo ba yan na kalibat ka na may naglabas kagad ng ng particular content? Ano ang naging ano niyo diyan? Take. Wala. Alam mo bakit? Dead ma girl ako kasi hindi ako nagbabasa. Oh! Galing, ha? Para kasi misis. Misis ko, gano'n sabi niya. Dead ma ako kasi hindi ako mahilig. Uh-huh. At saka, ayoko yung feeling na nakikipag-away ka. Parang may wall. Uh-huh. Di ba may nagsasalitang... Sagutan. Wala akong panahon doon. Uh-huh. Ang dami kong ginagawa, eh. Mas productive, yun. Kasi para sa akin, napaka... Petty ba? Petty. Oo. So you value your time. Yes. Yeah. Tsaka hindi mo kilala. Hindi ba? Maaburido ka. Maaburido ko. Bakit mo sasayangin ang oras ko dyan? Exactly. Hindi ba? Marami ka pang pwedeng gawin. Na mas maayos, mas maganda. Mm-hmm. May mangyayaring resultang maganda. Mm-hmm. Hindi ba? Bakit kailangan ko pang basahin yun? Tama. Tsaka that I agree. And to begin with, di ba? Hindi naman talaga lahat ng tao mapiplease natin. Exactly. Sabi nga namin, in public service, in democracy, 50% plus one lang. So, ibig sabihin, when you do something, you make sure that 51% benefit from it. Kasi hindi mo nga mapipilisan. But if you can do bigger numbers, better. Better. But at the very least, 51%. Kailangan mapasaya. But going back, you started very young in showbiz. Uh-uh. Ngayon, nakikita ko kung paano maging child actor, child actress. Kasi maraming outlet. Dinaanan mo din yun, di ba? Pero kayo nung araw, talagang halos pelikula, tas kukunti lang ang telebisyon. Ang outlet. How was it being a child actress? Masaya pero mahirap. Kasi ang bata ko pa, di ba? Parang ang dami kong na-miss. Okay.
nakapagpatintero ko pero sandali lang. Alam mo yun, pero gusto ko pang humabol. Yung gusto hindi ko mo na-enjoy. Oo, hindi ko pa na-enjoy yung touch the color, yung piko, yung gano'n, taguan. Na kaya pag nakapaglaro ako taguan, hindi mo ko makikita. Kasi sa cabinet, kinakaril ko talaga. Yung cabinet na malaking ganyan, pasok ako doon, tapos sasara ko, andun ako sa loob, gamonggo yung pawis ko. Alam mo, ini-enjoy mo. Oo, ini-enjoy ko talaga. Paano nung araw, ma'am, di ba tayo, alam mo, call time ka. Oh, call time, 7 a.m. Tapos, tumatakbo ng 24 yun. So, what do you do in the set? Wala, nakatanga. Walang iPad nung araw. Walang ganun, di ba? Comics lang. The most makakuha ang comics or dolls. Walang cellphone. Wala. Walang diba? FaceTime. Walang ganyan, wala. Di ba? So, how do you spend your time in between shootings of a particular day? Wala lang. Nandun lang ako sa tabi ng lola ko. Lola niyo, sasama kayo. Sinasamahan ako dati, yung lola ko. Oh, that's nice. Makakatuwa naman, no? Pero paano kayo napasok? Gusto ko lang magtrabaho kasi wala kaming pagkain. Mahirap lang kami. Wala kaming food sa table. Kaya ako nagpumilit na akuin yung responsibility na yun. Bata pa ako, ganun na ako. Parang lola na ako. Talagang ano, yung economic reason. Economic reason. Pareho pala tayo. Pareho tayo. Oo, kasi kasi ang thinking natin nung araw, pag nag-artista ka, yayaman. Yayaman ka, di ba? And the only way to do it is go to films. Mm-mm. And ngayon, maswerte yung mga bata. Yung magti-TikTok ka lang. Oo, di ba? Magkakapera na sila. Oo, ang dali for them, no? Ang dali, ang dali. Tayo, dinaanan natin yung talagang para kang sumushoot ng ano, ng sinulib sa karayo. Di ba? Grabe yun, no? Lalo na yung pag naka-chempo ka, Mario J. Oo. Ay! Direko, sumalangit ako. Sumalangit ako. Mga talagang tuturuan kang. Oo, tuturuan ka talaga. Tinawag kang Diamond Star. Sino nagbansag sa'yo as Diamond Star? Alam mo, salamat sa kanya. Kasi siyang nakakaalam. Yung researcher nakakaalam. Kasi hindi ko nga alam kung paano. Nung pala yung year na sinabi ni President Fidel Ramos. Oo, di ba? The diamond era of film industry, no? Mm-hmm. So, because of that, the entertainment journalist tag you as Diamond Star. Yun na yun. Okay. Pero para sa akin, it's just a label, di ba? Label yan. Importante yung heart mo. They can name names. Mm-mm. But, you know, at the end of the day, it's yung you. Yung ikaw. Yun ang kailangan ni Lord, di ba? Kung maalala mo lang, ha? Kasi ako, ang una kong kinita, 1.5. Ay, ang laki nun sa'yo. Oh, Young Love, Sweet Love, nag-doorbell lang ako. Ikaw, magkano una mong kinita? 50 pesos. Ha? Oo. Para ako nagtuktok kalawang nung araw sa barko, sa kumpanya maritima. 50 pesos? Oo, 50 pesos. Sa Channel, ano yun, 5. Nagigess ako sa Buhay Artista kay Daddy Dolphy. Okay. Oo. Pero may ginagawa akong mga pelikula nung early stage ng life ko. Si Roderick kasama na, pero hindi kami magkaedad, ha. Matanda siya sa akin. Mas matanda si Roderick. Mabuti yung maliwanag, ha. Kung si Al! So, 50 pesos. Oo. Ang talent kay mo nung una kang lumabas. Mm-mm. Tapos nung gumawa ako nung sa TV show yan, uh-huh. Isang maikling eksena lang, kaya yun lang ang kinita ko. Pero nung gumawa kami ng movie yung My Heart Belongs to Daddy, bida nun si Lolo Pipo. Yung lolo mo. Tirso Cruz. Oo. Lolo natin yan. Mabait yan. Lolo na talaga. Si Lolo. Kasi tawag niya sa akin, alam mo kung ano, Lily. Ha? Lily. Lily? Lilliput. Lilliput? Ah, kasi maliit. Oo, maliit ako. Yun ang tawag niya sa akin. Kaya kanya-kanya kaming ano. Bansagan. Oo, bansagan. So, yun ang kasama ko sa movie. Tsaka si Snooki. Okay. Sila. Parang ano lang ako doon, yung opening lang, tapos namatay ako. Kaya ang pumalit na pina-adapt sa kanila, si Snooki. Si Snooki. Oo, siya talaga yung child star. But you were introduced there. Yes. Oo. Then, after that, naalala ko na noon, yun ang inaabangan ko na, naku, sa gabi. Yung John and Marcia. John and Marcia. Oo. Panalo yun. Oo. So, John and Marcia, you did how many years? Matagal yun. Matagal to ako. Hindi ko masabi sa'yo kung ilang. More than a decade. More than a decade. So, sa John and Marcia, doon ka na unti-unting nakilala yung acting ability mo.
Hindi, kasi gumawa ako ng movie kay Daddy Dolphy. Okay. Tapos sabi niya, gusto ko tong bata na to. Ganyan, ganyan. Nagkaroon pa nga ng problem. Dahil ibang Maricel yung nakuha nila. Oo. I think yung kapatid ni Beth Manlongat yun. Okay. Na short hair. Uh-huh. So sabi niya, hindi yan. Yung malaki tenga, malaki ang mata. Pagkakadescribe yun sa akin ng daddy. Ang sama, di ba? Ganon. Kaya siya ang dahilan talaga kung bakit ako nakapasok sa John and Marcia. Si daddy talaga ang humingi sa akin. Siya mismo, personal. Handpick! Oo, handpick. It's a very funny thing because yun yung mga tipong paano mag-akit ng ligaw sa dalaga. Oo, ganun, diba? Oo, ganun. Lagi ko inaabangan yun kasi umingi ako ng tip eh. Si John and Marcia. Di ba? Yung akit ng ligaw. Nakakita ko yung mga, meron pa kayo nagustuhan yung pangit. Sabi ni Manong Dolphy, ikaw naman, malabo ba mata mo? But those were the days, you know, part of our life as you know, viewers at the time. And we're very happy. I wanted to share it to you now. Very happy kami nung araw na napapanood namin yun. Naanap niyo daw ako? Oo. Anong meron? Kaso sa'yo yan. Sino nagpasimulong to? Kami-kami. Eh, ikaw, nag-iisa ka. May kasama ako. Ganito tayo, mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pilsen! Sarap mong kasama. Sana raw lagi. Kasan nyo na. Ang sunod na raw! San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Total banggita ng pelikula at telebisyon. Ito naman, babanggitin natin ang titulo at pelikula. Babalakyan natin yung mga tumatak na memory sa'yo. Bilang Maria. Sabihin natin yung ano. Ano to? Parang diamante o jahete. Pag sinabi ng diamante, ibig sabihin, gustong-gusto mo yung ginawa mo na yun, na pelikula. Ang challenge naman, pagka yung pelikula na yun, jahete, ano naman to, yung nahihirapan ka, na parang very challenging. Ito, ngayon, bibigay ko sa'yo. Okay. Tapos may babanggitin akong mga pelikula, pero nakakatakot to, ha? Dahil hindi ko masabi. Ito, unang pelikula, My Heart Belongs to Daddy, 1971. Mm. Jahe. Bakit? Eh kasi, first time ako na mag-artista, pero nag-audition ako kay Mar S. Torres, yung director noon. Alam mo casting noon, Norma Blancaflor, Ben Medina. Uh-huh. Tapos si Mar S. Torres ang director. Uh-huh. Tirso Cruz III and Aurora Salve. Uh-huh. Alam ko pa, six lang ako noon. Saka nung araw, no, just for your information sa mga viewers natin, One cam lang. One cam. You don't enjoy two cam in film. O, ngayon, nakita mo, 7 yata ang camera dito. Hindi ba? Nakakaloka ka, gumanong ka, dito ka, ganyan ka. Oh. Ang dami camera. Kasi ang challenge doon, yung continuity. Diba? Tapos yung actor support. Oh, correct. Diba? Pagka minsan, iniiwanan ka nung ka-artista mo. Tapos na makuha siya, iiwanan ka. Ikaw, sumosolo flight ka na lang sa lente. Diba? Walang sumusuporta. Tama. Nalala ko yung mga first time ko rin. Bakit ako naka-stand-in? Mm-mm. Nung siya na? Iniiwan ka. Wala ka na kausap. Wala ka na kausap. Makakanta ka, di ba? Tama. That I understand. Jayete. Ito naman. Pangalawang pelikula. Underage with Dina and Snooki. Diamante. Naging close ba kayong tatlo? Close kami tatlo. After that, parang... Pero syempre, parang kami mga magkakapatid, di ba? Nag-away-away din kami. Oo. Sinabi mo kasi, hindi ko sinabi. Siya nagsabi. Sinabi ba ako? Ganyan kami. May sinabi ba ako? Sinabi mo, gaga. Sinabi mo, bakit ako naging gaga? Yung mga ganon. Magkaibigan niya kayo. Oo. Because only friends can do that. Totoo. Kasi kung di mo kaibigan, di ka mag-open up eh. Mm. Number 3, John and Marcia. Ay, Diyos ko, ha? Tama. Alam mo kung bakit? Mm. In real life, I belong to a broken family. Okay. Pero, sa John and Marcia, naramdaman ko yung buo ang pamilya ko. Oo nga, tatay, nanay, tas may kapatid, tas may lola. Kompleto. Kompleto siya. Kahit na anong hirap na... Kasi it was
being projected as a regular family, Filipino family at that time. The father works, the mother stays at the home, the brothers go to school, all of you. Kasi yung pakela merang lola. Na napakayaman. Galit na galit dahil ayaw tagapin ni Marcia ang pera na binibigay nung nanay niya. Pride. Eh, puro fried chicken, fried egg, fried potato ang daddy. Ganon. I remember those. So. Nako, kaya dyan! Magsumikap ka! Magsumikap ka! Oo, naalala ko. Eh, naririnig ko rin yun sa mga kapitbahay kung araw. So, number four, kaluskos musmos. Ay, Diyos ko, masaya yan. Yeah. Yeah. So, nag-enjoy kayo dyan? Ay, oo, mga magkakaibigan mo na nag-aaway-away din kami. Pero magkakaibigan kami, para kami magkakapatid. Yeah, oh, that's nice. Ito naman, Batang Quiapo. Ay naman, oo naman. Inurani. Oo, diba? Iba yun. Ano masasabi nyo doon sa, ito, may remake ngayon kay Coco Martin, yung Batang Quiapo? How is he doing? Kung napanood nyo na yung... Eh, di ba ako nakakanood eh. Ah, hindi pa hindi kasi ako nanonood ng TV. Okay. Kasi nga wala akong time. Okay. Tatlong ginagawa ko ngayon, sa edad kong to, darling. Tatlo, ha? May asim ko pa naman. O ba? Sus, Mariosep ka. Huwag ka nang nandiyan, isko. Nako, kung alam nyo lang. You don't look at your age. I mean, the way I see it. I don't know, with our viewers, comment nga kayo. Bata pa si ma'am, di ba? Uy, matanda na ako. I mean, yung outlook. 10 years ang tanda ako sa'yo. Pero kasi, pag masayahin ka tao. Nakumpit ko din yun, ha? Akala mo, ha? Nakumpit ko yun. Akala mo, ikaw lang. Hindi, pero pag masayahin ka kasing tao, kahit si Manong Dolphy. Matanda na si Manong Dolphy, pero pag nakita mo siya, ano siya? Maganda yung skin. Maora. Yung aura yung lumalabas iba, yan sa aura mo eh. Heart niya kasi maganda eh. Pag konsumido kang tao, lagi kang parang may parang iniisip. Parang pasan-pasan mo lahat yung problema. Sa laban ng buhay, nasanay na akong humarap mag-isa kahit ano pa yan. Hanggang sa makatagpo ka ng magpapabago ng lahat. Hindi mo kailangang maging mag-isa. May kasama kang sasalubong sa kahit anong ibigay ng tadhana. Sa lahat ng ups and downs. Sa lahat ng happy days. Even the gloomiest. Nandyan lagi no matter what. Kapit kamay, karamay sa kahit anong hirap. Nandyan sa tabi mo. Lalaban. Nagsisika. Kapag natagpuan mo ang iyong sagot sa habang buhay, talagang lahat kakayanin mo. Masaya kayong bubuo ng mga pangarap at sabay niyong pagtatagumpayan. Dahil nasa iyo ang panalo. Okay, so panganim, saan darating ang umaga? Ay, oo. Yeah. Bakit naman hindi? Kasama ko si Marcia dyan. Si Mami Lila. Oh, how was it? Masaya kasi lagi kaming maganda ang chemistry namin dalawa kasi mag-ina. Pero ang hilig nun sumayaw. Lagi, Mary, halika lang, sayaw tayo. Sayaw tayo, Mary. Papagising. Oo. Sayaw nga tayo. Oh, kasi sa taping or sa shooting, pagka hindi ka maabilidad, mababoard ka talaga. Mababoard ka talaga. Oh, kaya nga swerte ng mga bata ngayon, kayo sa swerte ninyo eh. Yung mga iPad, di ba? Pag ngayon nakikita mo ganun, sila sa taping. Di ba? Dead metalis, para kang dumating ka sa loob ng booth, ng studio, di ba? Wala na pangapasyon kasi busy sila lahat. Noong araw, wala. Ay! Natuwa na kagad yun, di ba? Those were the days. Kaya gusto ko yung noong araw kasi may disiplina. Importante yun. Yeah, let me go to that, a little, just a little. Yung discipline ang itinuro sa atin nung araw, when you go to the show, when you go to the studio or the location. Mm. Sa experience nyo ngayon, working with the young actors and actresses, do you still see the same? When we were taught how to attend to our schedule. Dapat punctual ka. Punctuality, di ba? Professional ka dapat. Alam mo ba na ang swerte ko? Kasi lahat ng nakakatrabaho ko, lahat sila mahuhusay. Pro. At saka pro sila na. Mm. Pero mga bata to, ha? Hindi sila pain in the neck. That's nakakatuwa nice. Sila. At saka tuloy,
na ginaganahan din ako na makapag-actigan sa kanila. Dahil sabi ko, huwag ka mahihiya sa akin. Sabi ko, nahihiya po ako kasi tutulak ko kayo. Eh, tulak mo ako! Aba, itinulak nga ako, muntik ko sa mga. Di ba? Abusado ka, sabi ko, itulak mo lang ako, hindi mo sabi ko tumba. Sabi ko, itulak mo lang ako, hindi sinilaya mo ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Di ba, inapakalag talaga ako, di ba? Ganon. So, tuwan-tuwa ako kasi, ano, dedicated sila sa trabaho. Ah, that's good. Though. Ay, ang swerte ko nga eh. Kasi ako naka-experience, medyo, they're taking it lightly. Oo, parang tayo they're kasi, just, seryoso tayo eh. Oo, kasi economic to. Saka kailang karir natin lahat, di ba? Pay the bills. Oo. You have to pay the bills. Totoo yun. Yung dedication mo, iba pagka iba, diba? Economic ang reason mo sa pag-aartista. Iba kasi yung gusto mo lang kaysa doon sa kailangan mo kasi. Kailangan mo kasi. Actually, that's the exact word. Kailangan mo kasi. Oo. Kung hindi, somebody will take your position place. Or your place. Oh, tama. Yun, diba? Yun yung nararamdaman ko nung araw. Kailangan magaling to. Kailangan maganda lumabas kailangan to. Kailangan galingan natin. Kasi kung hindi, wala nang kukuha sa wala atin. Wala nang kukuha. Kasi wala naman social media nung araw. Oo. Pwede kang kumita social media. Nung araw, pag hindi ka nakuha, wala. Wala, lost na. Exactly. Okay. Kaya kong abutin ang langit. Ay, Diyos ko. Oo. Mahirap yun, pero... Wow. Pinitreasure. Oo. Ito, naalala ko to. Inday bote. Ay! Naku, parang lang ako naglalaro doon. Normal na normal. Oo, normal na normal. Jack and Poy, Hali-Hali Hoy. Oo. Oo, tama. Mga kunti lang, ng... ganito ko, pero marami akong actually, ganito. Sa umpisa lang eh. Nahihiya ka, no? Para kang may inferiority complex pa. Oo. Kasi umpisa ko lang yun eh. Tapos katrabaho mo, mga star na. Oo, big stars. Big stars. Kaya I'm so blessed na nakasama ko si Tita Nida at saka si Daddy Dolph. That's nice. Minsan lang kita ibigin. Ah, oo. Sige, Jamante yan. Jamante. Ito, ito. Dito, tingin ko nahirapan ka rin. Puro prosthetics to eh. Vampira. Ay, oo, ito yun. Oo, mahirap. Grabe. Ang hirap. Oo. Ang tagal nun. Gaano katagal ang preparasyon just to put things in your face? Mga 2 hours. Exactly. Makeup pa lang yun, ha? Right? Nahuhulog yung ipin. Mamisa, kung lalagyan ka ng ipin dito, kung sasalita ka. Bakit? Ganon. Eh, lunch na. Hindi naman kumakain ng dugo. Ano ba yan? Hindi ako naminipsip ng dugo. Makainin niyo ako. Totoo, pag may ginawa ko rin ako dati, ang tagal ikabit, 5 hours yata. Ako 2 hours lang naman. Tapos, hindi ka makakagalaw. Kasi marami ka pang eksena. Pag lunch, nanonood ka lang. Hindi ko may kain eh. Kasi baka mabita. Ito, next. Separada. Separada. Diamante. Inagaw mo ang lahat sa akin. Oo. Diamante. Soltera. Oy! Girl, boy, bakla, tomboy. Oh, panalo. Ang galing. Talaga yung una lang. As you go on, kumakapal na ang mukha mo. Ganon. Nawawala na yung hiya. Summer Pine Subdivision. Redefine modernity through marvelous simplicity. Summer Pine Subdivision lets you experience a community of pure ingenuity. Be at the center of everything. Summer Pine Subdivision, Noveleta, Cavite. I hope other artists are watching, especially yung nag-uumpisa na ngayon. Anong sekreto to last 52 years? Ang work, respetuhin mo at mahalin mo. Okay. Kasi ganun din ang gagawin sa'yo pabalik. Re-respetuhin ka din niya at mamahalin ka niya. So you really have to put your heart on. Yes, oo. Kailangan nandun ang puso mo. Kaya sa industriya, hindi naman puro pera-pera lang to. Bisang ginagawa mo para libre. Kasi mahal mo eh. Sa kanire respeto ko. Kaya maaga ko dumadating. Yeah, maaga dumating si Mom.
Oh, pero totoo, no? Squid James would always tell me. Sabi niya, alam mo ang pag-artista, you're being paid to wait. Oo, totoo yun. Yan ang pinakamasarap na trabaho. Pero yung naghihintay ka lang, bayad ka. Whether haharap ka sa camera o hindi. You get paid. So, come early. Yung punctuality, tapos mahalin mo. Mahalin mo yung trabaho. Kaya tumatagal lang ano eh, mga stars eh. Kasi ano, galing ako sa mga lumang tao. Doon ko natutunan lahat ito. Kaya pag may nakikipag-usap sa akin ng mga young stars, mga ganyan, sinasabi ko sa kanila, alam mo, hindi kami magiging ganito kung hindi kami nakinig doon sa mga luma. Pass sabi on ko, knowledge yan. Hindi na, wala sa libro yan. Di ba? Eh ngayon, ma'am, natawag kang Taray Queen. How did they came up with that description? Alam mo, ayoko nga yun eh. Kasi nga, I'm very straightforward. Oh. In short, very blunt. Sasabihin ko sa'yo talaga yung opinion ko. Hindi ka nagsisugarcoat? Ah, wala. Dead pa ako sa mga ganun. Which, sa other side, na-off sila. Na-off sila. Oh. Sabi ko, bakit ka na-off? Sabi ko ganun, day off mo ba ngayon? Oo nga naman. Bakit ka na-off? Day off mo ba? Sabi ko, ba't di mo ba ako naintindihan? In-explain ko, nakinig ka ba? Sabi ko ganun. Tsaka hindi ako mahilig mabigay ng comments. Uh-huh. Kasi hindi naman hinihingi ang opinion ko. Okay. Diba? Pag hindi hinihingi, hindi ko bibigay. Uh-huh. Pag hinihingi mo, bibigay ko sa'yo, bibigwasan pa kita. Uh-huh. Kailangan lang, ready ka sa sasabihin ko. Oo, diba? At kailangan makinig ka at susundin mo ang sasabihin ko. Dahil kung hindi, don't waste my time. Uh-huh. Naalala ko yung mga insidente, diba? Sabi sa'yo yung director, sampalin mo. Diba tatanungin mo yung director, anong gusto mo, direct sapaw o totoo? Sabihin naman sa'yo ng director eh. Oo. Hindi naman para kay ikaw lang, kapritsyo mo lang. Ay, hindi. Hindi. Ang hirap kaya, ang sakit kaya sa kamay. Totoo yun. Masakit kasi sa kamay talaga. Oo. Sumalangit na si Manong Pakito nga, yung isang TV namin eh. Ano yan eh, MMK. Bibigwasan niya ako. In fairness ha, talaga yung mga professional. Sabi niya, anak, didiinan ko ng konti ha, para lumusot sa damit. Tapos para kang masusuka. Kasi that's the exact reaction noong pag nasikmuraan ka. Oo. Sige po, tay. Nung binigyan ako, totoo reaction, kaya totoo yung director. Sabi niya, ba't ganun? Natural. Eh, ikaw pa naman bigwasan ng ganyan kalaking tao. Oo, hindi ka makakahinga nun. But it's being told. Hindi naman siya kapritsyo. Ako pala yung sasabi, dito ko lang papatamain. Pasasabitin. Kasi hindi ko rin makalkula dahil yung galit ko, bakit ako nagalit sa'yo na ganun katindi? Di ba? Puwet na sasampaling kita. May pinanggalingan yung eksena. May pinanggagalingan yung eksena. Nanginginig ka sa galit, di ba? Tapos masasampal mo talaga. Yung ganun. So you really, characterize. Galing, tama naman. That's part of the profession. Okay. Marami ka na bang napagsabihan o napagsalita ang artista? Ano lang, pag, nay, ano pang pwede mong ma-advise sa akin? Bakit? Bakit sa advice? Doktor ba ako? Ano yung hindi ka sa gusto mo? Ano ang antibiotic ang kailangan mo, ne? Sabi ko gano'n, hindi po, inay, sige na, gano'n. Pag hinihingi mo na talaga, sige, bibigay ko naman. Sabi ko, hindi naman ako madamot sa ganyan. Kailangan lang, huwag mo sayangin yung oras ko, ha? Kasabihin ko to sa'yo, pero gagawin mo. Ganon. Kasi hindi masama yung sasabihin ko. Yung totoo lang. And you share experience. The Energy Series Generators from Powerhouse. Armed with a quick start system, equipped with a heavy-duty single-cylinder 4-stroke engine, and its large fuel tank. Powerhouse Energy Series Generators. Unlimited fun, unlimited possibilities, unlimited energy. More than longevity, what else they can learn from you if somebody's watching? And gusto ko rin mag-artista. Gusto ko maging Maricel Soriano na totoo. Yung paggalit-galit, pag kailangan umiyak, iyak, kawawa talaga pag umiyak. Idol ka nila, ikaw yung gusto lang i-portray. I wanna be the next Maricel Soriano. O ako yung babae. Oo. Ano mapapayo mo sa kanya?
na kung hindi mo masyado magugustuhan. dahil ang hirap-hirap ang pinagdaalan ko. Oh. Wala naman akong ano, yung, alam mo yung mga masasabi mo, ah, kasi ang nanay ko ganito, at saka tatay ko ganon, kaya kailangan ganito. Di ba? Wala akong ganon. Wala akong backup na ganon. Mahirap lang ako. Kinarakterize mo lang talaga. Oo. Kaya nung naging tatay ko si Dolphy, ah, may tatay na ako ngayon. Sabi ko, may nanay din ako na mapapagsubungan ko. Diba? They became your family. Oo. Totoo. Sa showbiz, yan ang pamilya ko. So, be yourself lang, sort of saying, kung gusto mo talaga. Ang akin, mas maganda kung ang ambisyon ninyo na magkakaroon kayo ng pangalan dahil sa totoo ninyong pagsusumikap at paghihirap. Mas maganda yun. Panalo. Totoo yun. Perseverance. Tama naman, di ba? Pwede. Galing. Hindi totoo ako, naman. Hindi ako pwede sa politika. Yung kailangan mababang pasesya mo. Yung pangunawa. Baka managot ang tali. Diyos ko, bus na. Ito na, nagbabaging na si Mary palabas. Okay. Ma'am, you're very visible ngayon sa social media and I'm happy. I think a lot of your followers, your fans, na wanted to see you from time to time. And now you're doing vlogging, TikTok. Paano mo na-adjust ang sarili mo? You are now exposing yourself as Marcel Soriano sa loob ng bahay. Noong una, medyo hesitant ako. Kasi, naku, okay lang ba to? Kaya ko ba talaga to? Sabi ko gano'n. Tapos nung naririnig ko na, uy, gumuhusay ka na sa pag-i-interview, yung mga ganyan. Uy, okay ha, ganyan-ganyan. Kasi ang dami ko rin naririnig na, oh, kulang ka pa sa ganito, kulang ka pa sa ganyan. Oh, sige, ano pa? Sige, sabihin niyo lahat sa akin. Tapos lumayas kayo agad, ha? Sabihin niyo lahat sa akin, tapos lumayas kayo agad, ha? Kasi baka masaktan ko kayo. But you're happy naman. Oo. Nag-i-enjoy ako. Nag-i-enjoy. You're doing something that, you know, in a way, you know, that your fans would love to see nga, you. Oo, kasi nga, di ba? Nangihingi sila eh. Oo. Talaga. Sila, gusto kanilang makita eh. Dahil gusto kanilang makita. Yeah. Sabi ko, ano ba ito? Apparition ba ang gusto nyo makita? Ano ba kasi pakita ang gusto ninyo? Kasi di ba? Oo. Ako itong Discovery Night. Kasi I was very active in social media. But the reason behind it is communication. I do something in the government and the best way and pre technology at the time is which is social media. But when I stop, I retire, nire-request nila, hinahanap nila, gawa kang content, ganyan. Gusto pa nilang panoorin, which it turned out. Maganda, di ba? Tsaka parang natutuwa kasi, mayroon nagre-request sa akin ng ganito. Yes. Hinahanap-hanap kita. Oh, sort of saying. Parang Manila. I keep coming back to Manila. Di ba? Come join the party. Come in at the good time. Got the sky and sea. You and me. Let's follow the sun. Enjoy the Ma'am, kamusta si Maron at Chien? Mabuti naman sila. Ano na ba sila? Malalaki na sila. Tapos na lahat? Oo. Wala naman silang problema. Wala hindi sila mag-showbiz? Ay, hindi. Definitely hindi. Ayaw nila? Hindi nila feel. Hindi nila feel? Oo. Tsaka sabi nila, baka mamaya eh, nag-i-eskandalo ka sa set. Dahil sabi, mapapahiya kami. Hindi na bali na lang. Tinataraya mo din sila? Oo, minsan. Typical ba? Oo. Hoy, ano yung paano yung sagot mo? Hindi, ang sabi ko, ma, ganito. Hala ko kasi sabi mo, bruha ako. Sabi ko, may narinig akong bruha eh. Parang bruha yata yun. Hindi, sabi niya, baka bumaha. Bumaha? Oo. Okay. Sabi ko, yun, ayusin mo ha. Anong pangarap mo sa kanila? Hindi ako nakikialam kasi. Ang akin, gusto ko, hanapin nyo kung saan kayo bagay. Kung saan kayo masaya. Kasi importante yun eh. Ayoko nang didikta. Sabi nga, di ba? Ayoko nang ginaganong ko yung mga bata ko. Gusto ko yung anong gusto nila. Doon sila masaya. Go!
diba? Then you support them. Oo, supportahan kita. Diba? Typical parents, ha? Pareho tayo, ha? Ayaw. Kasi, diba, bakit mo dinitaan yung bata? Kasi nung old days, sa kanilang days, buhay na yan. Yung old days, diba? Anak, ka lang mag-doktor ka. Oo, diba? Anak, ka lang mag-ininyero ka, diba? Oo. Ininyero, hindi naman marero sa mat. Oo, wala lang. Lagot tayo. Uh-oh. Okay, ano ang pwedeng matutunan sa'yo ng mga anak mo na natutunan mo sa showbiz na pwede namang applicable sa tunay na buhay? Ah, ano ba ang pwede ko sa dami na sinabi ko sa mga anak ko? Hmm. Diyos ko. Basta sabi ko sa kanila, magkukondom kayo, ha? Sabi ko na lang. Huwag magparami agad. Oo, huwag. Malagatas na yung per. Oo, sabi ko, huwag ganon. Ayoko ng ganon. Please. Sabi ko, gusto ko yung ready na talaga kayo. Oo, nice. Susuportahan ko kayo dyan. Pero pag hindi pa ready, magkukondom. Meron ba kayo dyan sa wallet nyo? Gusto mo, binako pa kayo. Ang sarap maging nanay ni Imam. Di ba? Yeah. Eh, kasi you very seldom maririnig mo yun eh. Sa nanay. Sa nanay pa. Usually sa tatay yun. Uy, anak, dala ka na. Eh, kasi nga, pinuportray ko both roles. Kaya hindi lang ako pag Mother's Day, pang Father's Day din ako. Okay, ano pang gusto mong role na gampanan at this moment in time? Meron ka pa bang isang dream role na gustong gawin, na hindi pa nagawa, ever? I want to do something na hindi ako. Oh. Oo. Like yung bumabaril, yung gumaganyan. Gusto kong maging killer. A character na parang dalawang mundo. Oh, pero kasi may sakit siya. Ah, okay. Parang ganon. Kaya naging hard killer siya. That is unique for a Marcelo Soriano. Eh, hindi ba? Something na... Hey, walang judo karate dito na mga yaya. Hindi action. Pero yung kung paano ka pumatay. Yung gano'n. Dead talaga. Tsaka pag bumarel, walang hindi pumipikit. Okay yun ah. O nga no. Parang tuwang-tuwa siya na napatay niya yung gano'n. Saka minsan nilalasahan pa yung dugo, yung mga ganun. Aning-aning. Oo, may tama. Pwede. Gusto mo? Di ba? Gawa tayo? Ganun lang yun eh. Ako yung kakatayin mo. Dito naman tayo siyempre, hindi naman po pwede policy natin ang Diamond Star na hindi sumasabak sa games ng Discovery Night. Pero dito, papakita natin yung husay ng pag-arte niya. Diyos ko, ang hirap naman ang pinapagawa niyo eh. Ito konti lang to. Ito ang gagawin natin, ma'am. Babalikan ma'am natin. Ma'am naman ang mami. Tumatanda ako. Huwag yung ma'am pariya. Hindi. Ma'am, kasi we respect you. Yeah. O di inay na lang. Inay. May kasama pang respeto sa akin. Sabi ko na nga kanina, nanay. Kasi alam ko, nanay talaga tawag sa kanya. Mm-mm. Eh kaya sabi ko, baka kesa masampal tayo dito. Oo, kesa naman yung ma'am. Diyos ko, para akong teacher o ano ba? Di ba? Babalikan natin yung ano, yung mga tatak na movie lines mo para bigyan naman ng Grand Slam na perpo. Ang daming award dito nung araw, nag-Grand Slam talaga. Pero may challenge. Bubunot tayo dito sa dalawang bowl na to. Tapos, ito yung lines. Ito, paano gagamitin yung lines? Wow, yun yung challenge. So, ready ka naman? Ready na. Konti lang to. Pero familiar na familiar ka. So, bunot ka sa dito lines. Na. Yeah. Okay. Sorry, Joseph. Iniwan kita para mag-isip, hindi para ipagpalit ako sa ibang babae, hayop ka. Kasama pa gano'n, di ba? Oo, oh, yeah. Ito naman, yung paano siya gagawin. Paano siya i-deliver. Ang galing nito. Umarte habang pinapalitan ang mga vowel sa linya ng letrang I. 5, 4, 3, 2, action! Iniwin kiti, piri mag-isip, hindi piri ipigpilit iki, si ibing bibii. Para yung bilyame, si piri kip. Diba? Obuchiki, kili-kili. O, diba? O yung pwede kili-kili, diba? Noong elementary nyo, gano'n tayo, si piri kit saka si piri kat.
Joke? Oo, oh, alam ko yun. Okay. Naririnig ko yun. Palapag naman kay Ma'am, ha? Kinakaroon niya. Next. Mahirap pala pag gano'n, ano? Mahahaba lahat. Ayoko nang masikip. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang putik. Panalo yun. Ito kalina. Yung ano, yung paano sasabihin. Ako? Pag naging ay ulito. Letter U! Ayoko ng putok! Uyuko? Pag ganun talaga, di ba? Si Ulay. Uyuko na no mi musuko. Uyuko nung mulong dubog. Uyuko nung ba mabuho. Uyuko nung wala pagkoon. Uyuko nung putok. Awa naman ang hirap nito. Grabe kayo, ha? Sige, eto. Eto, hindi natin papalitan ng vowels. Isang matindi lang. Pili tayo, sige. Pili tayo ng isa. The way it was before. Tears. May talent ba ako dito? Laway ka lang yun eh. Nangihingi ka pa, ha? Ikaw talaga. Walang pamilyang. Hindi. Walang bagong taon. Wala sa pamilyang to ang magbabago. Panalo yun. Sa camera. Okay. Ready? 5, 4, 3, 2. Action? Hindi. Walang bagong taon dahil wala sa pamilyang to ang magbabago. Remake na remake, ano? Walang ano eh. Walang pagbabago doon sa ano eh. Yung quality. Nako, ma'am. Oh. Sobra. Thank you sa'yo. Ay, hindi pwede. Thank you lang to. Biro lang yan. Nanonok lang ako, ha? Nako, palakpakan natin ulit si Ma'am Maricel. Maraming maraming salamat sa inyo maraming for being support. And you've shared us so many things. Una, meron kami. Yeah. Thank you very much. Ang ganda. Parang and, ano, oh. At siyempre, kung may golden bibig ka, may golden bottle kami. Ay, Thank you very much. Ang dami namang pasabog dito. Tapos ito naman, hindi ka na uulit ng ulam sa isang linggo. Oo, 7-day meeting ulam. Oo, nga. Meron kanya. Thank you. Meron tayo mamaya, papadala natin. Ang dami. Konti lang, ma'am. We're very honored. Pero tuwang-tuwa ako, ha? Thank you, ma'am. Oo, thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Isko Moreno. At nais kong ibahagi ang aking natuklasang bagong paraan sa pagpapadala ng pera. Mas lalong naging easy at hassle-free ang proseso, walang hidden fees, at fee-free money transfers. O pwede rin yan through GCash at bank transfers. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, SendWave lang ang sakalam sa pagpapadala ng pera todit sa Pinas. At siyempre, kayong mga manonood, meron din kami regalo sa inyo, ang Amigo. Scan nyo lang yung QR code sa inyong mga screen para may direct kayo sa official Shopee at Lazada stores ng Amigo Sigurado. Pag nag-add to cart na kayo, mag-checkout, gamitin nyo lang ang promo code na PILYORME. Magkakaroon na kayo ng discount. Hatid sa inyo ng Amigo Sigurado. Ang galing. Again, thank you very much. Thank you. At sa ating mga televiewers, I hope you like our episode tonight, and we're very honored to be visited by respected actress in the country, idolized by many, multi-awarded. Sana tularan niyo siya yung mga gusto mag-artista, may napulot kayo mga aral na sa akin na ituro rin. And I'm happy na shinare din niya sa inyo. Ma'am, meron ko bang gusto i-promote? Yung ano? Yung kakatapos lang namin gawin, yung Linlang, yung serye. Okay. Okay. Tapos, abangan nyo ho yun dahil maganda. At saka, matutuwa kayo dahil iba naman. Iba na naman itong ginawa ko dito. Tapos yung ano mo, yung vlog mo. Ayun. Follow nyo rin yun, yung Maricel Soriano Official. Oo, magigess si Yorme doon eh. Magigess ako doon. Yan. So muli, ma'am, thank you. Thank mga you. Rema, mga Repa, maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo sa amin. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan tayo at nakuha na ng inspirasyon sa ating mga bisita. At kung meron mong kayong pinagdaraanan, sabi nga ni ma'am, dead ma lang. Tuloy-tuloy lang. Move on lang. Move on lang. Kasi at, yung mawawala din yan, matatapos din yan. Sa kamayawan Diyos. Oo. Nakikinig siya.
Totoo yan. Ako naniniwala ako. Salamat din at isa na namang season ang ating napagsalunan. Pero hindi natatapos dito ang kasiyahan dahil magbabalik kami sa Season 3. Wow. Abangan ninyo. Tripling level ng saya at marami pang sorpresa. And please, if you're not yet subscribed to our channel, please do subscribe. I hope I'm not asking too much. And please click the notification button para lagi kayong updated sa mga upload namin. At if you have time, please do share para mas marami mabahagingan ng masayang kwentuhan dito lang sa Discovery Night. At magkita-kita tayo, mga Rema, mga Repa. Steady lang kami sa Gedli. Ha? See you. Thank you very much. Gusto ko yan. Steady lang kayo sa Gedli. Gusto ko yun. Discovery Night.